Ladies and gentlemen, our guest of honor and speaker, the representative of 1st District of Ilocos Norte, Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos, has arrived. He's being welcomed by our acting provincial director, Police Colonel Julius T. Suriben, for the arrival honors. Naikan apo iti panang saludo iti biyang ti Ilocos Norte Police sa Provincial Office kani Congressman Sandro Marcos iti mismo nga Ilocos Norte Police. Bagong galaw sa paglipunan ng bago. Ito yung putikaunan nga command visit ni Congressman Sandro Marcos, City Ilocos Norte Police Provincial Office. Kalpasan na po nga naaliktaran nga Congressman iti Primero Distrito, iti Provincia ng Ilocos Norte. At dapat ni PNP Regional Director Westrimondo Ubinque. The arrival honors for the representative of 1st District of Ilocos Norte, Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos, has just been concluded. This time, let us witness the signing of the guest book by Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos, representative of 1st District of Ilocos Norte, to be assisted by a regional director and regional staff, acting provincial director and provincial staff, provincial support units, force commanders of 1st and 2nd IMPMFC, chief of police of different cities and municipalities of Ilocos Norte. Thank you.
Okay, madama po ti panangyaman mo ni PNP Provincial Director, Police Colonel Julius Oriben. Kada iti official ti Ilocos Norte Police Provincial Office, kaya na nagdudong mga Chief of Police, iti probinsya ng Ilocos Norte. Iyaman mo na gini Congressman Sandro Marcos. Maisa-maisa po. Yan, ligit po, ligit ay official ti Philippine National Police. Ayan, kaya maragsakan na po iti congressman, iti dati panakamamo naman kaya iti official ti Philippine National Police. Dito po, inyong amo ni PNP Provincial Director, Police Colonel Julius Riben, nagito official, ti Philippine National Police, iti probinsya tayo ng Ilocos Norte. Okay? First of all, I would like to recognize all of our distinguished guests here today. First of all, Police Brigadier General Obinke from PRO1. Hello, sir. Of course, our Police Colonel, Sir Lizardo from Regional Logistics. Police Colonel Richard Caballero. Police Colonel Wilson Doramal from Ilocos Sur. Our acting PD, si Apo Jules Suriben. Sir, ang sip-sip mo, ah. Dashing and debonair. Ngayon ko lang yan narinig. Pastor Jeffrey Terhada. And to all the various, sa lahat ng mga jefe na nandito at ang iba't ibang staff galing sa ating pamilya na INPPO, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa itong karangalan na ibinigay niyo sa akin ngayong araw na ito. Ito pong araw na ito ay napakaraming first time na nangyari. First time ko po na naranasan na bigyan ng arrival honors. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. First time ko din nakita ko na ang PNP may banda na napagagaling. And of course, first time ko magsalita sa aking minamahal na kasama galing sa PNP, isa sa ating mga bayani ng ating bansa. At napakalapit po sa aking puso ang PNP. Hindi nyo to alam, pero sasabihin ko sa inyo, si Captain Ian Camarillo, ang aking kasama dyan na PSG ko, ay i-adapt daw niya ako sa kanyang class sa PNP. 2014 yun, di ba? Kaya napakalaking karangalan na nandito ako ngayon. Bilang isang mangbabatas, bilang isang congressman, ng first district ng Ilocos Norte, nandito po ako para sabihin sa inyong lahat na nakikita ko po kung gaanong kahalaga ang inyong trabaho at kung gaanong kahirap ang inyong ginagawa. Pero dahil sa inyong pagmamahal sa ating minamahal na bansa, ay ginagawa nyo para sa aming lahat. At bilang isang congressman, napakalaki po ang aking utang na loob sa inyong lahat. Kaya po, ang final ko na bill
na bigyan ng free legal assistance ang ating mga soldiers and police ay siguradong-sigurado ipapasa natin bilang batas at alam ko po na ang ating Pangulo ay 100% support sa inyong lahat rin. Alam niyo apo, maraming nagsasabi na dahil sa daming sinabi na ang ating Pamulo sa kanyang sona, hindi niya binanggit ang peace and order. At sinabi daw nila na hindi yan prioridad sa administrasyon ni Apo PBBM. Nandito po ako para sabihin sa inyong lahat na sinimula po ang pagmamahal sa ating mga pulis at sundalo si former President Rodrigo Roa Duterte at intention po ni Apo Pangulong Bongbong Marcos, na ituloy ang pagmamahal sa inyong lahat at asikasuhin po ang mga karapatan ng ating mga uniformed personnel. Kayo po ang susi sa ating kinabukasan, kayo po ang susi sa pag-unlad ng ating bansa. At kung wala kayo dyan, hindi ko lang alam kung anong mangyayari sa ating insurgency problem, kung anong mangyayari sa problema ng NPA ngayon. At alam naman natin, dahil sa mga effort nyo, dahil sa lahat ng ginagawa nyo para sa ating bansa, ay nawawala na ang problema na yan dahil sa NTF-LCAC at dahil sa sipag ng ating mga pulis. Kaya po, lagi ko sinasabi, hindi ko lang ipaglalaban ang free legal assistance para sa ating soldiers, para sa ating police. Ipaglalaban ko din ang pagtaas ng budget ng NTF-LCAC dahil nakikita natin kung gaanong ka-epektibo at kung gaanong kaganda ang programa na yan. Alam nyo naman po lahat ito na ang sinasabi po ng kabila o ang sinasabi po ng mga iba't ibang tao, ang NTF-LCAC ay panggera. Hindi nila nakikita, meron po mga barangay livelihood program. Yan ang dahilan kung bakit nakikita natin ang recruitment ng insurgency ay hindi na gumagana. Kasi gumaganda ang buhay ng tao dahil sa mga livelihood program na ginagawa nyo on behalf of the national government. Kaya ituloy po natin yan. Kaya po, sasabihin ko lang ito, that in me, rest assured that you do not have an enemy but an ally in Congress who will fight for your rights and ensure that the livelihood of our uniformed personnel will work hand in hand with the livelihood of our country and the future of our people. Thank you very much. Good afternoon to all of us, to all of you in the INPPO. At once again, maraming salamat sa karangalan na ito. Diyos unay tiyag ni Apo. Thank you, sir, for the guidance and for inspiring us with your words of wisdom.